Nag-review na kayo sa Perio? Hindi pa. Wait, tapos mataas grades. Pangawa na ano? Ano-ano din? Pangit tubig. Iyon ko pangit ng kala ng ko. Yung tubigan ko. Kaliri ka rin eh. Ano ba bang gagawin? Wala na ipapasa, diba? Meron pa! Ayaw, yung Florante. Florante at Laura. I-review muna natin, nakalimutan ko. Oh, yung pagkakasunod yung ilmen ng scene. GG na ako. Ano ba yung unang scene doon? Ano? Kaya dyan na pala si Jaso. Chok, gusto mo? Cause I'm not just a pretty girl. I'm more than just a picture. I'm a daughter and a sister. Sometimes it's hard for me to show. Oh, dang! Mahiya tayo sa late! Ay, oo, si Ulrich na lang yung Florante. Oo, oh, oh, pwede. Wait lang, parang ako yung tulala. Uy! Ulrich! Kanina ba kami nag-usap dito? Ano na? Napatid ano na? Ano na? Wow, eh! Saan mo na? So, si Ulrich na yung Florante natin? Oo, oh, oo. Oh. Sino si, ano, Laura? Si Jocelyn. So, si Florante, Laura, sino mo ba yung ano? Wait, ano muna yung first scene natin? Nakatali, ano? Okay, nakatali siya sa Florante. Ang pangit ang cliche. Cliche. Okay. Lagi na lang gano'n. Oh. Ah, alam sa ko na, ka. Alam na, alam mo na. Ay, oo. Oh, yung first scene natin ganito. Si Florante ay bugtong na anak ni na Prinsesa Floresca at Duke Briseo. Ang butihing prinsesa ay anak ng hari ng Crotona at ang mabait na duke ay siyang salamin sa karunungan sa buong Albania. Napakagwapo nga itong bata ito. Kagaya ko. Nang sanggol pa lamang si Florante ay... Ha! Isang bumitre! Ayun ang nararapat sa'yo, kalimaw! Mabuti na lang at nasa mabuti kang kalagayan, anak. Salamat at nandito si Manalipo, kundi napahama ka. Tara na nat, dadaling ka namin sa iyong ama. Paglipas ng panahon, si Florante ay nasa wastong gulang na upang tumuklas ng kanyang karunungan. Naisip ng kanyang ama na si Duke Briseo na siya ay pag-aralin sa Atenas. Ay, nandiyan na po pala kayo. Napag-isip-isipan na namin ng iyong nay na sa tamang edad ka na. Kaya papadala ka namin sa Atenas. Lugar ng karunungan. Sige boy, tay. Gagawin ko po ang mga kaya ko. Ngunit, paano si Ina? Batid ko ang iyong kalungkutan. Ngunit, tayo ay dapat magtiis upang makamit ang tagumpay. Maaari mo bang gawin iyon para sa akin? Opo. Makalipas ang ilang araw, naghanda si Florante patungo sa Atenas. Isang buwan na ang lumipas, subalit hindi humiwalay ang kalungkutan sa kanya kahit minsan. Pinayuhan siya ng kanyang guro na makipagkaibigan at sinabi pa niyang may kababayan siya dito. Nagpakilala si Florante sa kanyang mga kamag-aral at hindi niya akalain na doon pala niya makikilala ang magiging pinakamatalik niyang kaibigan. Wala kayong nag-ibigan niyo ako lahat. Ako si Florante. Asahan mo magiging matalik mo ako ito? Oh, wala ata si Adolfo. Nariyan lamang at may ginagawa daw. Oh, Adolfo, ito si Florante, ang kababayan mo galing Albania. Kinagagalang itang makilala. Ako si Adolfo. Mula noon ay naging masaya na si Florante.
Madali silang nagkapalagayan ng loob ni Menandro. Ilang panahon pa ang lumipas. At di nagkabula ang kanilang sapantaha pagkalipas pa ng ilang taon, ay si Florante na nga ang kinikilalang pinakamarunong sa paaralan. Ang pangalan niya ay naging bulaklak ng dila ng mga tao. Isang araw, bago pa simulan ang pagtatanghal, si Adolfo ay hindi dalawin ng antok, laging sumasaisip niya ang may itim na balak kay Florante. At nang dumating na ang pagtatanghal ng dula, ipinakilala ang pangunahing tauhan ng kasaysayan si Florante. Adolfo, wala ka sa inyong tayo na. Nagamuha ang katanyagan. Narapit ka lang mamatay. Baliw, Adolfo. Adolfo, bukas na bukas, aalis ka sa atin. Paano kaya kita magagantihan, Menandro? Kung hindi dahil sa'yo, sa palagay ko, malamig na bang kain na ako ngayon? Tumsibo na yun sa iyong kaisipan. Dapat nating pasalamatan ang Diyos, Florante. Nararamdaman ko na ang iyong pag-uwi. Hindi ako makaka-uwi nang hindi ka kasama. Kung sumama man ako, ipakilala mo naman ako sa mga kaibigan mo. Ba, syempre, papakilala kita. Di ba sinabi ko sa'yo, nauuwi ako, pangandugan ka na tagumpay? Bakit ina, ba't hindi na lang ako? Diyos, ba't di na lang ako? Ba't di na lang ako sa sakripisyo nyo para sa inay ko? Nay! Ang protona ay nangangailangan ng pinipulong. Sino ang bago? Sino ang bukong ito? Ang kanyang kiyas ay lagayan ng panunginero sa aking pinangarap na mag-inigas sa aking pinipulong. Siya ang aking bukong ito. Makagaling ka muna sa akin. Sigurado, inahan ko sa inyong mahal mo. Aring Paul, pagutusin ko. Buti ang pagdating sa inyo. Mula ngayon, ikaw na ang hinahalal ko bilang general ng aming hukbo dito sa inyo. Nay, pa pala kayo, ama ko. Laura, anak ko, buti na pa rito ka. Napakaganda niya. O kaya ito nararamdaman ko. Pag-ibig na ba ito? Kay Kisig na binata, sino kaya siya? Nang matapos ang kanilang pulong, umuwi na sina Florante. Hindi mapawi ang kanyang kalungkutan dahil malapit na ang digmaan at hindi pa rin siya nakakapagtapat ng kanyang pag-ibig sa kanyang minamahal na si Laura. Nang minsang hindi sinasadyang magkita ang dalawang nag-iibigan ay... Florante! Anong hiwagan? Yan yung camera. Yan na.
Harap din ko ang Blackie. Hindi ako makapaniwala. Harap din ko ang makapaniwala. Nalalaman ko ako. Harap pa dito, Uli. Laura. At kung hindi kalabitan, ay nais kong bago ako mag- kalarangan ay bigyan ko ng iwanag ang sinabot. Gaya ko, kapat na ang mga lungkalungkutan niyan upang sabihin kung ako ang nakapakapalay. Hindi gaya ko. Kapag gabi. Ang mga kalungkutan niyan, ang mga kapagsabi. Ako. Ang pinakamapalay. Yorante. Kamakadyan. Yorante. At umaasang ako ang gabi. Yorante. Pagkatubahin ka na ako. Kinabukasan, ang hukbong patungo sa Crotona ay handang-handa na. Ang mga kawal at si Florante kasama si Menandro ay tumungo na sa Crotona. Thank you.
Bumalik si Florante sa Albania matapos manalo sa laban nila. Ano naman, tita? Wait. Ano ulit daw dun sa watawat na tinasama mo? Diyan. Alam mo kayo, naalala ko yun eh. Medyo luna yun, di ba? Yep. O, ano tapos? Alam ko yung nangyari. Ano yun? Dinakip ng mga moro si Laura. Tapos, ano ulit ang nangyari dun, Gianna? Siyempre, nakita niya ng mga ni Florante. Tapos ayun, niligtas ni Florante si Laura. Weh, ang galing. Ang heroic naman ni Florante. Siyempre, mahal niya si Laura eh. At na ba? Things you do for love. Tapos sa kanya. Tapos tingin. Oo. Tapos game, ano nasunod? Sino? And, ang tagumpay ni Florante ay sinundan pa ng lalong marami at malalaking kapanalunan. Nakatanggap siya ng isang liham na pinapabalik siya sa Albania ni Haring Liceo. Ngunit ito lamang pala ay isang patibong ni Adolfo. Siya ay nabihag ni Adolfo at itinali siya sa puno ng higuera. Diyos ko! Anong uri na kalupitan? Parusamit. Laura. O Laura. Malupit sa atin ang kapalaan. Natalo ang iyong hukbo sa Albania? Bilang parusa, hahatulan ka ng kamatayan sa pamamagitan ng pagputol ng iyong ulo. Sandali! Huwag mo siyang patayin. Ako na lang. Magandang ideya. Umalis ka na, Aladdin. At huwag ka nang magpakita dito sa Persia. Hindi. Huwag. Flery ka. Tila isang himala. Matapos ikwento ito ni Aladdin, nagkita-kita ang apat, si Florante at Laura, si Flerida at Aladdin. Mistulang lumiwanag ang madilim at mapanglaw na gubat. Tuwang-tuwa sila sa nangyari. Sila ay ligtas na. Dahil dito, bumalik sila sa Albania at nagpa siyang makipag-isang dibdib sa kanilang minamahal. Tara na. Sabay ka na matulog. Bye. Kita pa rin buong.
Bongsi. Kaso na, kaso na.